hindi masakit sa iyo, Ate Josephine, na ipaampun yung anak mo? Hindi naman, kasi kung magiging maayos naman ang buhay, ay kaysa naman dito sa poder ko, wala naman magiging maayos ang buhay mo dahil wala naman akong hanap buhay. Good morning mga kalingap, nandito po tayo ngayon sa lugar ni Ate Josephine at meron po tayong dalang bigas at grocery mga kalingap. Andiyan po sa malaking bag ko ano nakalagay at meron po nagbigay ng pawid sa kanya si Ate Amipil Hernandez at si Ate Virgo Girl 23, pandagdag daw po ng bigas kay Ate Josephine. At mga kalingap, siya po yung nag-viral po siya sa Facebook ano mga kalingap, kasi may mga nagalit na Bisaya sa kanya kasi may nasabi siyang word na masama about sa mga Bisaya. At pupuntahan po natin siya at kukumustahin mga kalingap at sabihin natin yung ganito yung mga nangyari. Titingnan po natin kung anong magiging reaction niya mga kalingap. Tara po. Nandito na po tayo si Ate Josephine. Sakto, nandito ka Ate Josephine. Kumusta po Ate Josephine? Galit ka pa po sa mga Bisaya? Hindi na po. Ano, magandang umaga. Ay, magandang umaga. Hindi ano? Hindi ka po. May mga na, alam niyo po, may mga nagalit daw na Bisaya. Ay, ano pasensya po na po. Ay, pasensya na po sa nasabi ko na bigla lang po ako kasi galit po kasi ako sa mister ko. Ano po ba yung mister mo? Ano po? Bisaya? Bisaya po. Taga Liti-Liti. Oh, kumusta na po yung mister niyo? Ay, hindi po. Ako doon ano, nagtatawag doon. Ay, hindi ka na po. Umaga, ayaw muna doon. Ayaw mo na. Baka po ano na, may naliligaw na sa'yo, kaya ayaw mo na. Ay, wala pa naman po. Wala pa naman. Hindi naman. Nasaan po yung bunso mo? Ay, ayun. Andyan pa po. Ayun, mga kalina. Yung karga-karga. Ah, andyan pa. Kala ko pinaampun mo na yung bunso mo. Magsuri ka kay na ano, Manny Pacquiao. ay, pasensya na yun. Pero Bisaya pala yun si ano, Manny Pacquiao. Bisaya yun. Si Kuya Bal, Bisaya din yun. Pasensya na po sa nasabi ko na bigla lang ako. Kay Kuya Bal. Pasensya na po sa mga Bisaya kasi ano, nabigla lang po. Oo. kasi yung mister ko pa ay taga Liti-Liti. Ah, taga Bisaya. Pasensya. May ano kami, may nagbigay na ano na pawid si Ate Amipil Hernandez. Ito, pinadala ko na. Yan mo, Ate Amipil Hernandez, andyan na. Papakabit po natin yan. Yan yung tatay niyo po, pwede siya magkabit. Bayaran na lang natin. Salamat po sa nagbigay. At meron din tayo Ate Josephine dala-dala na ano, na bigas at grocery. Yan, at may malaking gatas pa. Ay. Oh, sige po. Kukunin ko Ate Josephine ha. Ito na Ate Josephine. Ay, mabigat 'yan. Yan, no. Salamat po. Ano mga ay, ano, may malaking gatas tsaka mga ano. May mga sabon dyan din, Ate Josephine. Oh, yan, para mabango ka na. Mabango yung mga anak mo. Yan, Ate Josephine. Ano kung masasabi nyo sa ano, sa ating mga nagbigay sa atin? Ano po, maraming salamat po sa naibigay po at naitulong nyo sa akin. Sana po marami po kamong ibang natutulungan. Maraming salamat po sa tulong na naibigay po niyo dahil malaking tulong ay pakinabang po sa amin yun dahil ang bahay po namin ay tumutulog. Pag umuulan pa ay nakaupo na lang kami natutulog. Ay yung mga anak ko nagre-reklamo. Oo, ayun po. At meron tayo, pansamantala lang, meron tayong pawid, ano, Ate Josephine. Para maano yan, maano yung mga ano, mapalitan yung pawid mo. Yan, papakabit din natin yan, Ate Josephine. Ayan, si Ate Josephine. Ma! Papayag ganyan, Ate Josephine, yung papampun mo. Oh, nagkatawag sa'yo ng ano, ng mama. Huwag mo nang ipampun, Ate Josephine. Mga kalingap. Ayan po yung iniisip mo. Bakit po gusto niyong ipampun? Para makapaghanap buhay ako, yung anak ko matutustos ang kurin. Pag dito lang sa bahay, wala naman mangyayari. Walang hanap buhay. Araw-araw kumakain. Ilan yan? 4 na lalaki. Wala naman akong ano dito, paglilibangan. At walang ano, pinda-pinda wala. Hindi walang napasok. Tatlo kong anak, pag piece to piece, nag-aaral yan, ay kaya akong pagkukunan. At naglalaba ako, nag-extra ako sa baby raw, may tip ba yan?
Ano? Yung lalabandera ka? Ano ba mo niya nag ipitan? Pag may, ano ba? Pag may pinakabaksin, may mga katawid sa dahil. Nagkanto muna ako. Kaya mahirap ang buhay kasi ano, mahigpit. Mahigpit ang mga sa bibiraw. At nakapaglaba ko na ako. Minsan pa gamit sa naglabadukuran na rin. Ay, hindi na. Hindi nakakatawid yung dahil. Ay, kahit paano dun, ay nakaka-laba-laba. Nakakatulong ko ng anak ko. Nakaka-snack. Nakakakuha ako. May mag-aampo na ate dun sa anak mo? Wala pa. Wala pa. Pero pag may nagpampon, gusto mo ipampon? Ah, pampon ko na yan. Kalingap siya. Nakapanganap ko ayap. Kasi yung isa ko naman, hindi naman tumitino. Wala man mangyayari pag ganun lang. Yung mga anak niya nag-aaral. Ampunan din hindi, siya matos. Hindi masakit sa iyo, Ate Josephine, na ipampun yung anak mo? Hindi naman. Kasi kung magiging maayos naman ang buhay, eh kaysa naman dito sa puder ko, wala naman magiging maayos ang buhay niya dahil wala naman akong anak buhay. Tapos may tatlo pa yung lalaki ko, pang apat sa mali, ipampun ko na lang. Magiging maayos pa. Makakapaghanap buhay ako, natutustusan ko pa yung tatlong lalaki kong mga anak kong nandito malalaki. Mapag-aral ko pa kasi naghahanap buhay ako. Kung andito man lang ako sa bahay, maalagaan ko yung mga yung maliit ko, wala man ako maibibigay. Kasi nasa bahay lang ako, hindi naman ako lumpo. Kaya pa naman maghanap buhay. Kaya hindi, pa na. Hindi naman pwede ako para mabigyan sila ng magandang buhay. Oh, buhay, kinabukasan. At kung asa man ako dun sa isa ko, ang padala man lang ay 500. Hindi man magkakasya, hindi rin sila makakapag-aral. Hindi man sasapat yung 500. Mahal baga ngayon ang bilihin. Hindi kulang. Saan man naabot yung 500? Kung maghanap buhay ako, sa isang buwan, 6,000, 7,000, di. Kahit pa paano makakapag-ipon pa ako, libre pa sa pagkain. Makapaghanap buhay lang ako ng 10 taon, makakapag-ipon ako dahil wala naman akong bisyo. Eh, yung asawa ko, lahat ng bisyo nasa kanya, nainom, nasigarilyo, natungit. Yun ang bisyo niya dun sa Lucina. Padadala. Lahat. Lahat. Buti hindi lang bababae, ano? Kasama na rin ngayon. Kasama na rin. Lahat nasa kanya. Yung anak hindi niya iniisip. Buti na lang, yung panganay ko, libre. May ano ka, ano, Ate Josephine, kay Kuya Bal? May anong masasabi mo kay Kuya Bal? Bisaya ba gayon? Ay. Kay Kuya Bal? Yung Bisaya din yun. Naghihingip ako ng, pasensya sa nagawa ko nung una dahil nabigla lang ako kasi sa galit ko dun sa asawa ko dahil sustentuan lang ako ng minsan pala lang ako 300. Saan man naabot yun kung may utang ako di. Tapos babayad ako sa tindahan. Makakabili na ako ilang kilong bigas. Kaya minsan away nga ako. Nag-away nga kami nang sabi ko umuwi ka na ng liti kasi wala man din mangyayari. Sabi ko umuwi ka na dun sa nanay mo kung padadalan mo man lang akong 300. Saan man ano mangyayari dun. Sabi ko di bali na lang akong ganito single na ina. Kahit pa paano, mga anak ko, wala pa akong sakit ulo. Kahit mag-isa na lang kami na lang mag-irina, di, wala pa akong problema. Di bumalik na lang siya sa nanay niya. Siguro, maasinso pa ako. Eh, kung ganyan man lang, papadala man lang sa akin, di, doon na lang siya sa magulang niya. Kahit pa paano, yung ganitong buhay ko, kami na mag-irina, masaya man kami. Nakakapag-relax ako, wala akong sakit ulo. Pagtapos ko dito maglaba, pag-renduyan lang ako, nakakapag-anak ko, wala akong iniisip. Ay, pag dito siya, lahat ng ano niya, bisyo andito. Nasigarilyo, nainom, ano mangyayari? Hindi naman siya nag-aasika sa mga anak, yan ba, mag-aral, hindi naman siya nag-iintindi. Hindi nga pag-brigada dyan sa eskwela, hindi naman niya nag-aasika sa mga anak niya. Sasabihan pa niya ako, hinto na lang mga bata. Ako lang nag-aasika sa mga anak niya, tulad nung nakaraan, isang taong, pangalawang taong ngayon, hindi ko na nga, pinahinto ko na nga ngayon dahil nung kagaya na nangyari ngayon, halos na ano ako. Na, so, yung mga anak niyo po ay hindi nag-aaral? Hindi na nag-aaral, nahinto na ta, gagagawa niya kasi ang padala niya, 300. Siyempre yung mga anak niya, nag-iisip, di huminto na rin. Minsan nga, may hanap buhay ngayon, nag-iilaw-ilaw, huminto na kasi sabi nung barkada, yung papa mo pala, mayroon ng babae sa ano, sa Lucina, di huminto na ng paghanap buhay, napiktuhan. Habo ko, ay, ako lang chay-chay. Mag-asikaso kapag ilaw-ilaw, inaapiktuhan, hindi na naghanap buhay. Nung pag-aral na nag-module, huminto na rin, hindi na rin nag-module. Ay, habo ko ng mga anay ni mga bata. Ay, na ano, sabi ko, paano na kung ano, hihinto kayo, ano mangyayari sa inyo?
Eh, ako bahay-bahal na kayo. Sabi ko sa kanya sa tatlo. Kahit anong pilit ko, hindi man nag-aaral. Yung dalawa, yung isa ayaw nag-aaral. Ayaw ng dalawa. Yung isa na lang ang nagmumodule. Yung grade 1. Pero yung dalawa, hindi na. Kahit anong pilit mo, ayaw nung ano, dalawa mag-aaral. Sabi pa nga, si Papa nga, hindi nagpapadala eh. Tapos, ano mang kakainin namin? Sabi niya. Sabi ko, eh, kahit pa pa, nagpapadala pa kunti-kunti, mag-aaral na. Eh, sabi niya, ayaw na raw niya. Oo, Ate Julie, yung pala yung kalagayan mo. So, may tulong lang po namin sa ngayon, Ate Josephine, yung bigas at grocery. At yung pangbubong niyo po, kami nag-ano po. Kapalitan na yung mga bubong para hindi na kayo nababasa. Yan. Pwede, makakuha na lang po tayo dito ng tao para kabit yan. Mga kalingap, si Ate Josephine po. Eh, mga kalingap, pinapalitan na po yung pawid na butas-butas. Papalitan na po ng bago. At nag-upa po tayo ng tao para palitan yung pawid ni Ate Josephine. Palitan na po ng mga bago. Para hindi na po sila nakatayo lang. Palitan yung bagong yung mga kalingap. Palitan na yung pawid para makatulog na sila. Luma na talaga yung pawid, mga kalingap. Palitan na yung bago, mga kalingap. Babae po yung inupahan natin at magaling daw po siya dyan magtahi-tahi ng pawid. Ay, mga kalingap. Makakatulog na po, at least mahimbing-himbing yung sila Ate Josephine at yung mga anak niya kahit umuulan. Pansamantala lang ito, mga kalingap, ha. At nakakaawa talaga din yung kalagayan niya. Baka pag binagyo ito, wala din ito. Ay, mga kalingap, pabalik na po tayo po sa bahay. At ayun po, nagsorry po si Ate Josephine sa mga Bisaya. Kaya po nakakatuwa naman po si Ate Josephine kasi alam naman po niya na mali yung magawa niya na nakapagsabi siya ng masama na bagay sa mga Bisaya. At ayun po, mga kalingap, pinalitan na po natin yung pawid para hindi na po tumutulo, hindi na lang sila nakatayo dun sa pag natutulog pag umuulan. Pinalitan po natin para makatulog sila ng maayos. At magdala po tayo ng bigas at grocery gatas para po makapagpantawid po ng kanilang mga gutom. At medyo nakakaawa lang po, mga kalingap, kasi balak pong ipaampun talaga ni Ate Josephine yung kanyang bunso. Nakakaawa po, mga kalingap. Hindi ko pa rin alam yung gagawin ko action sa ganung ni Ate Josephine kasi wala naman akong karapatan para sa pagsabihan siya, huwag mong ipaampun, mga ganyan-ganyan. Tayo naman po, mga kalingap, ay tumutulong lang. Kaya nakakaawa po talaga. Yan. Maraming salamat po sa panonood and don't forget to subscribe sa aking channel, Alvin Casares TV, especially po sa Unicap, all Unicap members, especially sa president po, si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, at Edna Vlogs, at syempre po sa inyo pong lingkod, Alvin Casares TV. God bless po sa lahat.